What's up guys? So today I'm going to teach you kung paano mag-open ng account dito sa XM ng pinakamabilis na paraan as much as possible. But before that, I just want to say that this broker is regulated and you know, they comply to each laws na meron dito sa bansa natin and even in global. Okay? And guess what? Napaka-transparent nila sa mga clients nila, no? So again, nagkakaroon dito ng monthly events, yearly events, and then giveaways din. Okay? Nagpapakita sila. Okay, nagpapakita sila and that's why marami kayo makikita ang advertisement. Alam ko, at some point of time, nagbabrowse kayo sa internet ninyo or even in social media ninyo or even in YouTube itself. And guess what? It is because, you know, regulated sila and guess what? Marami talagang gumagamit na itong platform na to. Okay? But before that, I just want to say na mayroon din tayong mga bonuses dito. Okay? Mayroon tayong mga bonuses. Okay? I just want to explain. So once na nakapag-register na kayo, ang gagawin nyo lang guys is kiklik nyo lang to. Live chat, start a chat, and then pwede kayong mamili ng language ninyo, okay? Pwede kayong mamili ng language ninyo. So, it's either English, Filipino, okay? Meron dyan Filipino. Kung Portuguese kayo, pwede din. Okay, kayo bahala. Kung Chinese kayo, pwede din, okay? Pero majority para sa atin dito sa Pilipinas, so, mas mabuting Filipino para mas ma-address ninyo ng tama yung mga concerns po ninyo, okay? So, once kinlik nyo yung Filipino and start a chat, automatic po within few seconds or few minutes, mayroon na po talaga mag-hop in dyan and pwede nyo na sila makausap regarding to your concern, okay? So, ganun kasimple lang po. Now, let's go back. Now, pinakainihintay ng lahat is paano mag-register. So, pinakamabilis na paraan is now, just click the link down the description and now you will directed or redirected to this platform or in this page. Okay, now fill up the forms. Okay, fill upan nyo lang to. And guess what? Click I agree, receiving newsletter. Okay, click nyo lang yan and then click register. Once na natapos nyo na to, I will move on. Okay, okay. So once na nakapag-register na kayo, may makikita kayong ganito. And guess what? May nakasulat dito na use email ninyo. So ikiklik nyo lang po yung email na nagsend sa Gmail ninyo, Yahoo ninyo, or kahit ano pa. Ikiklik nyo lang siya just to confirm. Okay? Once na maklik nyo na siya, ito na ilalabas sa inyo. Okay, so once na makareceive na kayo ng ganitong email, ikiklik nyo lang to, click verify email. And now, makikita nyo, naglo-loading siya. And now, created na po yung account ninyo. Okay? Now, once na okay na yun, now, pwede na kayong bumalik sa landing page or, you know, pinaka main page ng XM and click nyo lang itong member login and ikuput nyo lang yung credentials na pinilapan nyo doon. There you go. And once na okay na yun, and once na na-fill upan nyo na yun, or once na nakapag-login na kayo, meron kayong choice na open a demo account or open a real account. Now, sa lahat ng mga makakapag-register sa atin dito, then definitely makakapag-create kayo ng real account and may marireceive po kaagad kayo ng mga bonuses, okay? Now, I just want you to click the open real account. Now, once na napunta na kayo dito sa landing page na to, okay? So, I just want you to put, you know, credentials nyo dito, lagay nyo lang, pilapan nyo lang siya. Okay, in my case, I'm going to block out all of my information. Once na okay na kayo dito, i-click nyo lang yung financial details. Now, once na nandito na kayo sa profile na to, or dito sa tab na to, I want you to click no. Now, once na nandito na kayo sa trading setup, I want you to open, it's either micro or standard lang po, okay? So, ito yung magiging choice ninyo, okay? So, dito po sa dalawa na to. Okay, pwede kayo mamili dito since ito yung pinaka beginner friendly sa atin. So, standard and micro lot, no? So, now, in this case guys, I'm going to open a standard. Okay? And now, I'm going to click the leveraging. 1:1,000 itong nakalagay na to. So, again, hindi po pwede to. So, napakalaki ng risk mo dyan. So, now, mag-i-stick tayo sa 1:100 since yun yung pinaka regular sa atin as a trader, no? And, you know, currency ninyo kung sa Japanese kayo, kung sa Japan kayo nakatira, okay, sa Europe or whatsoever, pero in this case Pilipinas tayo, so magbe-base tayo sa currency as US dollar, okay? So account bonus naman, so syempre napaka obvious naman ito. Kung ayaw mo makakuha ng mga bonuses and whatsoever, just click no, pero if you want, just click yes, okay? And then I declare, click that one and then click continue, and now papagawin kanya ng password mo, okay? Also, I forgot to mention this one. Okay, so mamimili ka pa pala dito kung anong gusto mo na platform. It's either MetaTrader 4 or MetaTrader 5. So in this case guys, gagamitin natin is MetaTrader 5 since ito yung pinakabago ngayon and pinakaginagamit ng lahat as of now. Okay, so mag-i-stick po ako sa MetaTrader 5. And now, going back, magkikreate na kayo guys ngayon ng password, okay, sa para sa inyong MetaTrader 5. Okay, and marireceive nyo yun, confirmation na yun through your email. Okay, so in this case, magkikreate lang ako na sa akin. And once na nakapag-create na kayo na sa inyo, just click complete.
Now, once na na-receive nyo na to, okay? Once na na-receive nyo na to or napunta na kayo dito sa patient to, definitely may makikita kayo dito login ninyo. Pero sa akin, syempre, naka-blackout yan. Okay? So, security purposes. So, again, ito yung MetaTrader login ninyo. Yan po yung magiging username ninyo sa MetaTrader ninyo. Okay? Sa MetaTrader 5 nyo. Okay? So, sa account type platform naman, nakalagay dyan MetaTrader 5 kasi ngayon yung pinili natin. Kung MetaTrader 4 ang pinili ninyo, okay, I'm so sorry, I cannot help you with that kasi napaka-old na nung MetaTrader 4 and MetaTrader 5 yung mga latest ngayon. Okay? So, again, dito naman sa MetaTrader server, ito yung pinaka, you know, kailangan ninyong intindi na maigi, okay, or tutukan nyo ng pansin kasi minsan sa iba hindi nila ito napapansin. Okay, so XM Global, MetaTrader 5 and server 2 po kayo. Okay, ibig sabihin na ito, hindi lahat pare-parehas. Okay, hindi lahat pare-parehas ng server, pwedeng 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 5 po yan. MetaTrader login ninyo or username ninyo ito, and definitely the password, syempre yung nilast na fill up ninyo or yung na-fill up ninyo na last. Okay, so now after that one, pwede nyo muna i-verify yung account ninyo to receive your bonuses. Okay, para ma-receive nyo na yung mga bonus ninyo. And now, makikita nyo dito, pwede nyo i-complete muna to. Okay? So, do you have a tax identification number? Kung wala, edi wala. Kung meron, lagay nyo yes. Okay? In this case, wala. And then, submit. Now, after nyo maklik yon, definitely pwede na kayo mag-upload ng documents ninyo to verify your account or proof of your identity. Okay? Start verification. Ito ang pinakamadali sa lahat since hindi nyo kailangan dito ng maraming documents. Just like sa other platform or the other brokers, ang dami nyo kailangan like bank statement and whatsoever. So, dito hindi naman na po. No? So, dito at least valid ID ninyo and yung facial recognition ninyo hingin nila. And guess what? And I believe within 2 to 3 minutes or 5 minutes tops, mabiverify na kayo. Syempre, itatao nyo lang po ng Monday to Friday, no? So, yun lang po. Now, click start verification and pwede nyo lang po kayo mag-upload ng mga documents, no? Dito. Okay? So, yun lang naman. So, again, ituturo ko naman ngayon kung paano naman ililink tong XM ninyo sa MetaTrader ninyo. Now, once na nandito lang kayo sa MetaTrader 5 ninyo, ayoko ma-overwhelm kayo sa nakikita ninyo. Just ignore everything for now. And, you want to focus dito sa accounts. Okay? Click nyo lang to accounts and then right-click and then click open an account. Okay? Once na right click nyo na yan, ihahanapin nyo dito yung XM Global Limited or hanapin nyo lang to yung sa server dito, i-click nyo lang tong company nyo kasi ayun yung company nyo. So, type nyo lang dyan XM Global Limited and then find your company. Now, once na kinlik nyo yan, lalabas to and I want you to click that one and click next. Once na nakapag-click na kayo ng next, syempre, ano ba yung in-open ninyo? O demo ba yan? Okay? Or real account or active account. So, syempre, meron na tayong existing account. So, ikiklik nyo na lang po ito. Okay? Connect with an existing trading account or trade account. Now, ano yung login ninyo? Again, kung nakalimutan nyo yun or hindi nyo siya na-screenshot, just go to your email. Marireceive nyo yun doon. Okay? Yung confirmation ng ID ninyo or username ninyo. Pero yung password, hindi po siya nakalagay doon. No? So, now, there you go. Click nyo lang yan. And then, input nyo lang yung mga credentials nyo dito. Now, once you have that one, syempre, ano yung sinabi ko kanina? Tatandaan nyo kung saan kayong server. So, merong MetaTrader 5, 5, 1, 2, 1, 3, 4. Okay? So, in this case, kailangan nasa pinaka, ano kayo, imindo kayo sa pinaka dedicated na server para sa inyo. So, in this case, ito yung sa akin. So, 2. So, in that case, yan ang gagamitin ko. And now, click finish. Now, once na open nyo na yung account, and once na click nyo na yun, may lalabas dito sa mailbox ninyo na maraming, you know, notification, ignore nyo lang yan. Okay? Hanggat walang error, okay lang yan. Pero in this case, hindi tayo din nila sa trade, tama? Kasi nga, wala pa tayong laman. Kung makikita nyo dyan, wala tayong balance and equity and pre-margin, wala. Okay? So now, all you need to do is deposit. Pwede na kayo mag-deposit sa inyong main account. Okay? So, paano mag-deposit? Again, pwede na kayo mag-back. Okay? Now, once na nakapag-back na kayo, pwede na kayong bumalik dito sa XM na website and then click nyo lang yung deposits, okay? So, once na naklik nyo na yung deposit, maraming lalabas dito ng ways for you to deposit, okay? Now, click, in this case, I'm going to click my GCash. There you go. And now, before you proceed via GCash, please take note, okay? Dito lalabas yung inyong mga deposit funds para sa GCash ninyo, okay? So, now, in this case, magdi-deposit tayo ng anong amount, magkanong amount, and magkano yun sa Philippine Peso. So, in this case, pwede kayo dito or pwede kayo dito mag-input. So, in this case, guys, mas maganda dito muna ako sa Philippine Peso kasi since hindi natin masyadong gamay ang US dollar for now.
So now, let's say for example, ang minimum dito is 1,000 pesos. So in this case, let's say for example, magde-deposit tayo ng 3,000 pesos. So in that case, makaka-receive tayo ng $55 for that one. Okay? And then click deposit. And then lalabas na dito yung mga something like, you know, may re-redirect nila kayo sa GCash ninyo. Okay? So in that case, after nyo yun, automatic po agad magre-reflect yun sa account ninyo. Okay? And also, bonus na lang to, ah. Bonus na lang to. I-click nyo lang yung deposit. Okay? Or punta kayo sa homepage ninyo, may makikita po kayong bonuses na ganito. And now, to claim this one, i-click nyo lang po yan. Bahala kayo kung anong pipiliin ninyo. And kung anong pipiliin nyo dito, again, pag-click nyo itong 50% deposit bonus, kung magde-deposit kayo ng $100, okay, may makukuha kayong 50% na bonus ng $500 to $100 ninyo kung magkano man yun, okay? And guess what, hindi siya nauubos, not until maubos nyo to, syempre, okay? So, again, hindi siya one-time use, okay, hanggang sa maubos nyo to, okay? So, yun lang siya, ganun lang kasimple, guys. Thank you so much for watching. Hope you're having a great day so far. And I'll be seeing you guys in the next one. Bye-bye. Peace out.